dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, isang magandang araw po mga mahal kong kababayan. Ako po si Brenda o mas kilala bilang Brian. Ako po ay taga Aliaga Province of Nueva Ecija. Nais ko lamang pong ibahagi ang aking buhay pag-ibig na minsan na sa akin ay bumago. Ako po ay isang napakabait, mapagpakumbaba at maituturing na mabuti namang tao. Hindi ko po ikakaila na ako rin ay isang Becky. Becky na kung saan ay punong-puno ng pangarap para sa aking pamilya. Nung ako ay nasa edad na 16, ako po ay kasalukuyang nag-aaral ng high school sa aming bayan. Madalas ko pong sabayan ng paglilibot ang aking pag-aaral. Parte na rin po siguro ng mga nakikita ko sa aking mga kaibigan. Sobrang masayahin po ako sa mga kababayan hanggang sa nakagraduate po ako at nag-enroll sa college at pribadong paaralan sa lungsod ng Kabanatuan. Habang ako ay nag-aaral, hindi ko pa rin po naiiwasan ang aking kagalakan. Dala na rin po ng aking pagkatao. Hanggang sa isang gabi na ako ay naglilibot sa isang peryaan sa aming kabilang barangay, ay doon ko po nakita ang isang kakaibang lalaki na kung saan ay siya talaga ang gusto ko. Pinuwestuhan ko ang isang lalaki sabay sabing hi baby at binalikan niya ako ng isang mapungay na tingin at sinabayan ng isang hindi ko makakalimutang kaway. Yun ang unang kita ko sa lalaking nagustuhan ko. After that night ay bumalik ulit ako sa lugar kung saan ay mismong araw ng kapistahan, November 26, 2009. Pilit ko pong hinahanap yung lalaking pumukaw ng aking paningin noong nakaraang gabi. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkita kaming muli. At isang nakakagulat na alok niya sa akin. Niyaya niya ako sa kanilang bahay at kami raw ay mag-inom sapagkat araw ng kapistahan. Sobrang kinakabahan ako sa pagkakataong makilala ko siya at makakasama pa. Sumama ako sa kanya, ang mga kaibigan ko pati na rin ang mga kaibigan niya. Habang kami ay naglalakad ay mga nagbibiroan pa sapagkat aaminin natin na normal ang ganong tema sa umpisa, lalo na sa sitwasyon ng lalaki at Becky. Naging boyfriend ko po siya noong araw din na yon sa hindi maipaliwanag na dahilan. Sa hindi inaasahang pagkakataon na kung saan ay napunta na kami sa isang madilim na lugar. Naganap ang hindi dapat. First and last na nangyari in 8 years na parang sumpa na sa amin yon. Yun palang magdadala sa amin ng maganda, masaya, masalimuot na kwento ng aming buhay pag-ibig. Papa Dudut, siya po si Benji. Siya ay nakilala ko sa edad na 13 na ngayon ay 21 years old na. At ako naman ay nasa 24 na. Noong naging boyfriend ko siya ay sobrang saya ko, Papa Dudut. At sobrang proud dahil sa ang kanyang kagwapuhan na kahit sino naman talaga ay tatamaan sa kanya. Tapos na ang kapistahan ngunit patuloy pa rin ang aming pagpunta. Pabalik-balik kami sa lugar na yon hanggang sa unti-unti na naming nakilala ang isa't isa.
Masarap at masayang makaramdam ng ganong feeling sa murang edad namin na parehas naming gusto ang isa't isa. Naulit ng ilang gabi ang pagpunta ko sa kanilang bahay hanggang sa naisasama na niya mga kaibigan niya at maging mga kaibigan ko sa mga bonding papadudot. Hanggang sa dumating na minahal ko na talaga siya. At kapalit naman ang kanyang pagpapahalaga sa akin bilang kanyang kasintahan. Sobrang bait ni Benji at hindi talaga mahirap mahulog at mapamahal sa kanya. Hanggang sa mismong yung best friend ko na Bading ay nagkagusto na rin sa kanya. Sa sobrang kagwapuhan at kabaitan ni Benji. Malaro ang kanyang pag-iisip dala ng kanyang murang edad. Hanggang minsan isang gabi na ang mismong best friend ko na ang nag-ayang maglibot mismo sa bahay nila Benji. Dala ng kanyang pagkagusto sa aking boyfriend. Hanggang minsan isang gabi ay niyaya niyang mag-drive ang aking boyfriend upang bumili ng alak. At doon na nagsimula ang kanilang sikretong relasyon. Yun ang unang sakit na naramdaman ko. Kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan ay kinausap nila ako na pinamili ng best friend ko ang boyfriend ko kung saan ay kontrolado na niya. Tinanggap ko ang desisyon ng ex-boyfriend ko. At dahil sa sobrang pagkakaaliw ko sa kanya ay nakilala ko ang best friend ni Benji na si Dennis. Sa sobrang lungkot ko ay sinagot ko ang best friend niya. Yun ang unang pagsubok sa amin na dumaan. Patuloy ang harapan namin sa inuman kahit alam na namin na may masaya at may masasaktan. Nag-focus ako sa aking pag-aaral sa kolehiyo habang karelasyon ko ang kanyang best friend. Naghiwalay din si Benji at ang aking best friend. Tatlong araw lamang sila. At patuloy ang pagpunta ko sa lugar. Dala ng pagmamahal ko pa rin kay Benji kahit boyfriend ko na si Dennis. Pinilit kong mapalapit sa mga taong mahalaga kay Benji sa kadahilan ng mahal ko talaga siya. Lumipas ang mga araw hanggang sa ako ay second year college na kung saan ay nagkita kaming muli ni Benji at doon ay nagsimula ang tunay naming pagpapakita ng kahalagahan sa isa't isa. Siya ang nag-offer sa akin papadudot ng bagong relasyon na kung saan ay hindi na raw siya mahihiya at kahit kanino raw ay pwede ko nang sabihin na boyfriend ko siya. Sobrang saya ko sapagkat hindi naman talaga nawala ang pagmamahal ko kay Benji. Dumaan ang mga araw at gabi na kami ay masayang magkasama at patuloy na nag-uusap kahit sa cellphone kapag siya ay umuwi sa kanila. Pareho kaming mahilig magmotor kaya kung saan may libot o galaan ay pinupuntahan namin na magkasama lang para malibang. May pagkakataon pa ngang nakagat siya ng aso habang ako ang nagdadrive. Isang maituturing na alaala ng aming samahan. Open akong nakakapunta sa mismong bahay nila at ganun din naman siya. Walang gabi ang dumaan na hindi kami naging masaya. Sobrang tinamaan talaga ako sa kanya na tipong ikababaliw ko na kapag nawala siya. Hindi siya nahihiya na magkasama kami at patuloy na pinagsasaluhan ang sarap ng buhay sa mundong aming ginagalaw. Halos gabi-gabi na siya sa amin. Alam na ng aking mga kaibigan ang tungkol sa matagal naming pag-iibigan ni Benji sapagkat siya na talaga ang laman ng aking kwento pagdating sa buhay pag-ibig. Isang gabi ay nagtataka ako kung bakit lagi na rin nakaharap ang aking kapatid na si Joy. At parang sobrang close naman yata sila ni Benji. Akala ko ay normal lang sapagkat gabi-gabi din kasing si Benji sa bahay na kapag dumidilim ay parang given na paparating na siya. Maraming beses na sobrang bait niya na yun ang mga alaala na minahal ko sa kanya. Tiwala na ako kay Benji sapagkat medyo matagal ko na rin siyang kilala at medyo marami na rin kaming mga pinagsamahan. Hanggang isang gabi, natunugan ko na tama pala ang hinala ko na merong ang relasyon ang aking boyfriend na si Benji at aking kapatid na si Joy. Isang pagsubok na naman ang aming hinaharap na kung saan sa punto na nagalit ako sa kapatid ko, pati na rin kay Benji, na kung saan ay isusuko ko na talaga siya.
hanggang sa tipong nag-away na kami ng kapatid ko at sa puntong nagkakasamaan na kami ng loob dahil sa iisang lalaki ang aming iniibig. Nagpaubaya at nagparaya ako para sa ikakasaya nila at ikakaligaya nila. Yung tipong dati ako ang pinupuntahan ay nabago na. At patuloy ang pagpunta niya sa bahay dahil naman sa aking kapatid. Habang mga nasa labas sila na patuloy nagkwekwentuhan, ako naman ay patuloy na nasa loob ng kwarto at nagmumukmuk na kunwaring hindi ako nasasaktan. Nasa kabila ng pagkukunwari ko ay tago sa ugat ng puso ko ang sakit na aking nararamdaman. May mga araw pa na sinusundo nitong si Benji ang aking kapatid pag galing sa eskwela. Puro ako pagpapanggap na kuno ay okay lang ako. Itinuong ko ang atensyon ko sa aking pag-aaral hanggang sa napagtaposan ko ang kursong Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management. At isa yon sa tipong maipagmamalaki ko sa aking pagkatao at isang munting pamana sa akin ng mga magulang ko. Nagsikap ako at nagpursige sa buhay. Lumuwas ako ng Maynila upang magtrabaho at magkaroon ng bagong environment. Parte na rin ang pagtupad ko ng paunti-unti sa mga pangarap ko. Malakas ang loob ko sa mga bagay na ganon. At sa kabila naman ng aking pagtsatsaga, ay napasok ako kaagad sa isang sikat na restaurant sa Maynila. Yon ang unang trabaho ko na kung saan ay nagdulot din sa akin ng mga masasayang alaala. Sobrang bait ng mga taong nakilala ko. At ang dami kong naging mga kaibigan. Mga kaibigan na kung saan ay nagsilbing listener ng aking masalimuot na nakaraan. Habang ako ay nagtatrabaho ay umuwi pa rin ako ng Nueva Ecija. Paminsan-minsan yon. Hanggang isang araw na naman ay nagkita kaming muli ni Benji sapagkat malapit lang ang barangay nila sa lugar namin. Nagbalik na naman ang mga bagay sa amin, mga bagay na kung saan ay nakasanayan na namin tuwing nagkakamisan kami. Yung tipong mga bagay na kahit na anong problema ang pinagdadaanan namin ay nawawala. Parang walang nangyari at okay na ulit kami. Ganon ang pananaw namin sa buhay namin. Bilang may nakaraan kami, siguro na rin ay marahil ganon kami nasanay. Patuloy ang pagtatrabaho ko sa Maynila hanggang sa paulit-ulit na kapag day off ko ay umuwi ako sa probinsya. Nagkaroon kami ng contact ni Benji sa text na kung saan ay naging ugnaya namin yon habang ako ay lumuluwa sa Maynila at nagtatrabaho. Ilang buwan ang nagdaan at naging maganda, lalo ang samahan namin ni Benji. Hanggang sa dumating na sa punto na gusto na rin niya na sa Maynila magstay. Minsan niya akong pinuntahan papadudod sa bahay ko sa Maynila upang bisitahin. At labis ang pagkagala ko at parang tuloy-tuloy talaga ang kwento ng aming buhay pag-ibig. Isang araw nag-text sa akin itong si Benji at niyaya niya ako sa bahay ng mga lola niya sa Laguna. Upang doon daw ako ay maglibot sapagkat andun din ang kanyang pamilya. Nais naming ipakita sa mga magulang niya na kahit mahabang panahon na, ang pagsasamahan natin ay patuloy pa rin yon. Tamang-tama araw ng Lunes. Ito ang aking day off kaya hindi ako nagdalawang isip na puntahan talaga siya. Isinama ko papadudod ang kaboardmate kong si Tintin. Si Tintin ay hindi na iba sa akin dahil magkapitbahay kami sa probinsya at very close friend ko din siya. Pati na rin ang pamilya namin. Sumama siya sa akin na buong alam niya na boyfriend ko ang pupuntahan namin at hindi niya kilala kundi sa pangalan lamang. Dumating na nga kami sa Laguna at sinundo na kami ni Benji. Maayos kong ipinakilala ang isa't isa sa kanila, si Tintin at si Benji. Hanggang nasa bahay na kami at nagpahingang sandali. At just to enjoy the night, nag-shots kami ng alak. That night ay sobrang sarap ng bonding namin ni Benji. As in damang-dama talaga namin ang pagmamahalan at pagpapahalaga. Hanggang sa natapos na ang inuman at kami na ay natulog. Separate bed si Tin at kami naman ni Benji ay magkatabing matulog. Sobrang mahal ko si Benji at nagpapasalamat
Nagpapasalamat siya doon. Bumalik na kami ng Maynila kinabukasan at naiwan si Benji doon sapagkat uuwi na rin sila ng probinsya sa Nueva Ecija. Lumipas ang mga araw, Linggo, at nakapagpa siya si Benji na lumuwas ng Maynila. Noong una ay pasya lang, hanggang sa huli ay he want to stay na in our house together with me. Ipinagpaalam ko siya sa mga pinsan ko at ayun na nga, hanggang kasama ko na siya sa bahay sa Maynila. Sobrang saya sa bawat araw. Punong-puno ng ligaya. Mga ilang buwan na wala kaming problema, as in puro saya at ligaya lang. Hanggang dumating na ang araw na napapansin ko na parang may kakaibang galawan na sila ng kaibigan ko. O itinuturing ko din kamag-anak na si Tintin. Nung una ayaw nilang umamin. Hanggang sa nakumpirma ko na. Nang isumbong sila ng aking pinsan. Confirm. Si Tin at si Benji ay may relasyon na nga. Sa sobrang pagmamahal ko kay Benji, nagalit ako sa kanila nung una pero walang magagawa ang galit ko dahil sobrang mahal ko nga si Benji. Dumating pa sa punto na tinanggap ko ang relasyon nila dahil sa paliwanag ni Benji na pagsubok lang daw yon at problema na kung saan ay malalagpasan din. At nagpapasalamat siya sa akin dahil sa magkasama pa rin daw kami kahit gano'n na ang kaganapan. Sobra akong nasaktan sa mga nangyayari sapagkat nagtuloy-tuloy pa rin ang takbo ng aming masalimuot na buhay. Tama, namuhay kami sa iisang bubong na akala ko ay teleserye lang nangyayari. May araw na sa akin si Benji at may gabi na kay Tin. Nakayakap ako kay Benji at siya naman ay nakayakap kay Tin. Ganon nga siguro kapag mahal mo talaga ng sobra ang isang tao. Mawawalan ka na ng kontrol sa sarili mo. At yung nararamdaman mo lang ang susundin mo. Mahigit 2 taon na na ganon ang setup. Away bate, samaan ng loob at kung minsan pa nga ay personala na. Hindi ko inaakala na ganun kami paglalaruan ng tadhana. Na lahat ng malapit sa akin na tao ay siya pa ang nakakaagaw ko sa pagmamahal kay Benji. Masyado akong umasa sa mga pangako namin sa nakaraan. At sa sobrang tagal, 8 years memory naming pinagsaluhan. Nag-decide akong lumipat ng bahay sa likod nga lang ng bahay nila. Ang dami pa rin mga bitterness and most sweetness pa rin. Till that time, hanggang sa nagsama na sila ni Tin sa old boarding house ko at nagparaya na ako. Naakala ko ay kaya ko hanggang sa nagdalang tao na nga si Tin. Nagbuntis na siya, Papa Dudut. Saksi ako sa paglaki ng tiyan niya. Subalit, yung sakit na naramdaman ko ay naibsan sapagkat parang wala pa rin talaga nagbago kung ano ang treatment namin ni Benji sa isa't isa. Sobrang attached pa rin kami. Imagine naman kasi sa haba-haba ng pinagsamahan namin. Kahit sino naman siguro ay hindi madali ang magpalaya. Total naman ay magkakapamilya na siya. At para makalimot na rin ako ay tinakasan ko ang pagkakalugmok sa mga pangyayari na yon. October 26, year 2016 ay nag-resign ako sa company namin. At umuwi na ako ng probinsya namin, Papa Dudut. October 20 ay sa hindi inaasahang pagkakataon. Biglang umuwi si Benji sa amin at iniwan na daw niya ang babae sa Maynila na umiiyak. Sinabi raw ni Tin na huwag akong puntahan sa probinsya. Balita sa akin ng kaibigan ko na kasama ni Benji na umuwi sa birthday ko. Masaya kaming nag-celebrate sa birthday ko. Unexpected kasi, akala ko'y wala na talaga. Pero naulit at paulit-ulit lang naman ang naging galawa namin ni Benji. Ganon pa rin kami, Papa Dudut. Sweet, mabait. Ayun kami, ang hirap na mag-adjust sa nakasanayan. December 2016, Papa Dudut, nanganak ang asawa niya. Noong una, malungkot dahil iiwanan na naman ako. Pangalawa ay malalayo na ako. Pinili ko kasing umalis dahil para naman sa sarili ko at pangarap ko. Dahil wala na rin naman siya.
Nung una tumatawag siya at lagi kaming magkausap at ibinalita niya sa akin na nanganak na nga si Tintin. Hanggang sa kinuha niya akong magninong para sa anak niya at pumayag naman ako. Hanggang sa hindi na siya nagparamdam at hindi ko na alam ang kadahilanan. May 2016, kasalukuyan po ako nandito na sa bansang Doha, Qatar at dito nagwa-work. Hindi ko po alam ang ending dahil till now ay wala pang araw o gabi na hindi siya nawawala sa puso ko. Pero handa naman po akong magpatawad at tumanggap. Bahala na po sa muli naming pagkikita. Hanggang sa muli, nagmamahal, Brenda. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories.